So, what is up mga tropa, mga panda na nagbabalik tayo ngayon? It's your boy again, Dwayne Green, para sa panibago nating vlog. So, ngayong araw na ito, i-discuss natin o tatalakayin natin ang tungkol sa mga barkada. Magkakaroon tayo ng countdown ng top 5 na klase ng tropa mo, tol. Yun! Yun, no? Siyempre, ngayon kasi, pag nagkakaedad na tayo, iba na yung mga kailangan nating i-prioritize. Siyempre, pamilya, yung iba nagkakaroon na ng sariling pamilya, ganyan. So, madalang na lang kayo magkita, lalo na yung mga naging barkada mo nung nag-aaral ka pa. Aminin na natin, pagka mga ganyan, nagkayaan, madalas drawing, madalas hindi natutuloy dahil nga may mga trabaho na yung tao. So, ngayon, didiscuss natin kung anong klaseng mga tropa mayroon ka, tol. Simulan na nga natin yung countdown sa top 5 na uri ng tropa na meron tayo. Dalas na sa mga barkadahan natin, di ba? So, yung number 5 natin, di mo awala yan. Yung joker o yung mapangasal sa tropa, di ba? Sipin mo, ito yung mga tropa nating parating bangka na parang ang tahimik pag hindi sila kasama. Bangka kasi lahat ng kwento nagagaling sa kanila, lahat ng nakakatuwang bagay sila nagsasabi. Which is, sobrang kailangan natin sa isang tropa. Dahil kasi, di ba, hindi na nga tayo pabata. So, may iba-iba na yung stress natin. So, ang nangyayari, parang nagiging ang outlet natin yung pakikipagkita sa mga barkada. So, doon tayo tumatawa, doon tayo nagiging masaya para mawala yung stress natin. Siyempre, bukod yan sa pamilya natin. Iba pa rin talaga yung may kaibigan na talagang nakakatuwa, mawala yung stress mo. So, sila yung mga tipo ng tropa natin na kung saan makasalubong mo yung crush mo, sila na magsasabi para sa'yo ito. Kakakilala mo lang doon sa tao. Yung mga nakakahiyang bagay tungkol sa'yo, sila na rin magsasabi. Sobrang matik ng mga ganyang klaseng tropa. Siyempre, yun yung mga advantage na ibibigay nila sa'yo. Hindi mo na kailangan magsalita. Magsasalita ka palang tumatawa na sila. Diba? Pero, padalasan yung mga ganyang klase nating tropa, hindi natin alam sila yung may mas malalim na pinagdadaanan, na maraming iniisip, na nakakatakot kasi sila yung madalas na hindi nakakapagsabi ng tungkol sa sarili nila, tapos parang feeling natin lagi silang okay. Dahil tawa sila ng tawa, lagi silang masaya, ganun. Alam mo yun? So, kailangan natin bigyan din ng attention yung mga ganyang klaseng tropa, no? Siyempre, pag hindi okay yan, kailangan kausapin mo talaga. Kasi, pag tahimik yan, parang may sakit. Tatanungin mo, tol, okay ka lang? Tol, may sakit ka ba? Diba? So, yun yung number 5 natin. Yung joker o yung mapangasar na tropa. Number 4. Siyempre, hindi mo awala sa tropa natin yung tropang wala lang. Sila yung mga tropa na scene lang ng scene sa GC. Kailangan mo pang i-update pag may lakad. Kailangan mo pang asikasuin pag may lakad. Dahil nga sila yung tropang wala lang. Pero ang nakakatuwa sa mga tropa nating wala lang, sa sobrang wala silang ginagawa at kung may mag-aaway man sa harap nila na kaibigan nila, nagmamasid lang sila. Pag nagkaroon ng problema, sila yung mas may magandang sinasabi. Dahil nga, lahat inoobserbahan nila. Mas napapansin nila yung maliliit na detalye sa sitwasyon nating mga magkakaibigan. So sila yung mga tropa nating wala lang. Wala lang kasi siguro, di lang nila trip mag-ingay, hindi nila trip mang-asar, ganun. Siyempre, iba't iba tayo ng personality. Ito yung mga pinagtatakhan sa inang mga tao sa paligid mo na bakit mo siya kaibigan, eh ang tahi-tahimik niyan. Siya na hindi makapagbasag, hindi makabasag pinggan, tapos ikaw tong palamura na parang 80% ng sinasabi mo puro mura, eh naging tropa mo yung ganong klaseng tao. Malulupit din sa galawan yung mga ganyan, tol. Tatahi-tahimik pero matinig sa cheeks. O, di ba? Aminin mo, may mga tropa yung ganyan. Tatahi-tahimik lang, tapos pag pinakilala yung shota, wow, man. Jawa mo yun. So, yun yung tropa nating wala lang. So, number 3. Ito yung mga tropa nating medyo naiiba ang kulay. Sila yung mga may itim o negro sa tropa. Di mawala yan, tol. Sila yung mga kaibigan nating may mabanggit lang ng konti tungkol sa balat, sa sunog, o anumang klaseng konektado man sa kulay itim. Sila talagang hinahanap. Di ba? Sila yung mga madaling tandaan mong tropa. Ah, tropa mo siya, no? Yung moreno. Siyempre, para hindi masyadong harsh moreno. Diba? Sila yung mga natatandaan din. Tapos isipin mo, tol, pinapaabot sa'yo yung itim na bag. Ikaw yung inabot kasi itim.
Ito pa example, tol. Nag-iihaw kayo ng tropa mo. Sabi, paabot ng uling, tapos ikaw yung tinulak. Tol, hindi ka uling. Pero ikaw yung inabot. Yung mga kawawa nating tropa may itim mo, negro. So, minsan nga, pinapangalanan mo yung negro. So, pag tinanong, oh, asan si negro? Oh, diba? Grabe, men. Sila talaga yung parang naging saluhan o yung nagiging taga-absorb ng mga pang-aasar tungkol sa kulay. Ako, may mga home friends ako na ganyan. Meron akong kababata na, syempre, medyo mas moreno sa atin. Tapos, meron din akong college friend na moreno din. Tawag nga namin doon sa college friend namin, si Nitz. Kasi, dati may palabas, Nita Negrita. Siya naman si Nito Negrito. Tapos, may inaanak kami. Ang pakilala namin dun sa bata, nung maliit pa lang siya, ang tawag dun sa tropa namin nung college, si Ninong Black. Kasi nga maitim siya. So, pinangalan na namin Ninong Black. Galit na galit yung nanay nung bata. Kasi nga, sinabi namin si Ninong Black yun. So, pagka nakakakwentuhan, sabi nung bata, asan si Ninong Black? So, yan yung top 3 nating tropa. Yung mga maitim o yung mga negro. Siyempre, ito yung top 2. Hindi rin mawawala sa tropa to. Yung tropa mong broken. Sila yung mga tropa natin na pag nakadalawang MP na tayo, umiiyak na. Sila yung mga tropa natin na pag nakadalawang MP na tayo, magda-drunk text na. Sila yung mga tropa natin na pag nakadalawang MP na tayo, tatawagan yung ex nila. Tapos, magwawala sila. Yan! Yung mga kawatin to yung mga tropa nating broken. Kasi ang laging sagot ng mga yan, hindi niyo ako naiintindihan. Diba? Minsan kasi, mas kilala natin yung tropa natin kaysa dun sa gusto nila, sa taong gusto nila, o sa taong nanakit sa kanila. So, kailangan natin silang alalayan. Maganda lang, sa mga, para dun sa mga tropa natin broken, pag broken sila, may mga tropa silang, alam mo, matitigas sa mukha, talagang nakasabihin kung ano yung dapat sabihin. Talagang walang pakialam kung masasaktan. Nire-real talk, kumbaga. So, kailangan natin minsan ng konting real talk para mabuwasan yung mga tropa nating broken. Pero alalayan nyo din, pag sumobra kayo, baka kayong magkasuntuhan kayo. Mahirap yung magkaibigan kayo, huwag kayong magsakita. Diba? Kailangan natin alalayan yung mga ganyan, tol. So, lagi mong iisipin, pag broken, medyo sensitive yan. Pero syempre, dahil tropa ka niya, minsan kailangan din ng parte niya na umintindi sa'yo. Para malaman niya kung ano yung gusto mong iparating. Para malaman niya na hindi na nakakabuti sa kanya. At para malaman niya na kailangan niya na So, yung mga tropa natin broken, ibang klaseng pagka-broken naman yan. Pero, syempre, kadalasan yan sa love life. Diba? So, yan yung mga malungkot nating tropa. Yung mga tropa nating broken. At, syempre, yung number one sa listahan natin, sa countdown ng uri ng mga tropa natin, hindi mawawala dyan yung mga tropa nating matitigas ang muka. Ito yung mga tropa nating tinatawag nating JM o John Michael. Sila yung dyan lang pag may kailangan. Diba? Ang gagaling na mga yan, tol. Minsan naiisip mo nga parang hindi mo na sila tropa na parang ginagamit ka lang nila na minsan parang parasite lang sila. Aminin na natin, tol. Minsan nagiging ganyan tayo. Pero may isang manginibabaw sa tropahan natin na magiging ganyan. Solid yan, tol. Solid yan. Yung tipong example na lang, no? Pag wala siyang kasama, tatawagan kanya dahil kailangan kanya ng kasama. Pero kasama mo na siya, at biglang nagkaroon siya ng lakad, iiwan ka niya, tol. Hirap nun, tol. Grabe yun. Diba? Tapos, pag ikaw yung may kailangan, hindi mo mahanap. Pero, pag siya yung may kailangan, kahit nasan lupalop ka ng Pilipinas, men, alam niya kung nasan ka. Kasi, may kailangan siya sa'yo. Sobrang lupit niya. Nandyan lang siya pag may kailangan siya. Mabait lang siya pag may kailangan siya. Susuportahan ka niya pag may kailangan siya. Pero pag lubog na lubog ka namin, di ba? Wala na. Aminin natin may ganyan, tol. That's nasty. Kaya please lang, sa mga ganyang uri ng tao, kung alam niyo sa sarili niyo na nagiging John Michael na kayo, please lang, tol. Magkakaibigan kayo. Huwag mong paabutin sa punto na mawawala yung amor sa'yo ng mga tropa mo para bitawan kanila. Mahirap ang walang kaibigan, pare. Aww. Diba? Isipin mo, tol, ilang taon mo silang kasama, pero dahil sa ugali mo, na hindi mo maayos, na hindi mo mabago para sa ikabubuti mo din. Na naapektuhan na yung mga tao sa paligid mo. Mawawalan ka ng kaibigan. Tol, kahit gano'ng kayaman, pag wala kang kaibigan, malungkot ang buhay. Tandaan mo yan.
Di ba? Kaya sa mga tropa natin dyan, Michael dyan, shout out sa inyong lahat. Baguhin nyo yung mga buhay nyo. Yan ang number one sa listahan natin. So yan yung top 5 natin na uri ng tropa o klase ng tropa. Di ba? Tol, masarap magkaroon ng kaibigan, lalo na yung pang matagalan. Di ba? Kaya mahirap din maging kaaway ang isang kaibigan. So shout out sa lahat ng kaibigan ko, mahal na mahal ko kayo lahat. Naiyak na nga ako habang ginagawa ko ito. Tol, sobrang swerte ko sa mga kaibigan ko. Sa mga kaibigan ko kasi walang mahirap, walang mayaman. Hindi sukatan sa amin yun. Kung may naghihirap man, tulungan, tol. So talagang sobrang thank you. Alam niyo naman kung sino kayo. Tsaka pag alam mong hindi nakakabuti sa'yo, tol, hindi kaibigan yun. Kasi ang kaibigan, hihilahin ganyan pataas. Hindi ka hihilahin pababa. Walang kaibigan kailanman. Ang gugustuhin na makita yung kaibigan nilang nasa baba. Kasi mas gugustuhin yan na lahat kayo nasa taas. Di ba? Kaya, alam mo yun, habang maaga, mag-isip-isip pa kayo sa mga sinasamaan nyo. Hindi ako judgmental na tao, pero tanggapin na natin. May mga epekto talaga sa atin yung mga kaibigan natin. Hindi lang yung pamilya natin. Di ba? So, maraming salamat sa inyo. Salamat sa lahat ng tropa ko. Maraming salamat. At yan lang, meron tayo ngayong araw. Maraming salamat. This is Dwayne Green. Like, share, subscribe. Dwayne Green TV, we out.